Hello! Welcome to my YouTube channel. Si Leia lang to. Ngayon, isi-share ko sa inyo ang mga birds of paradise o tinatawag na Sterlitzia reginae. Diba? Napakaganda ng kanilang mga dahon at ang kanilang mga bulaklak. Napaka-elegant at napaka-unique. Exotic ang kanilang mga flower at can make you happy pag nakakita ka ng mga ganitong bulaklak. O, diba? Kakaiba. Napakaganda. So, ito ay isa sa mga lucky plant na pwede pang outdoors and indoors sa ating mga tahanan. Napakaganda at napakadali lang netong paramihin. At napaka low maintenance ng birds of paradise. Kahit saan, pwede mo siyang itanim. Hindi siya mapili ng kanyang paglalagyan. Mabilis lang siyang mabuhay. Bakit ba natin kailangan magparami ng mga birds of paradise? Kasi isa siya sa mga lucky plants na nagdadala sa atin ng pampaswerte sa ating mga tahanan. Nangangahulugan ito ng joyfulness, anticipation, at excitement. At nagre-represent ng faithfulness, love, and thoughtfulness. Nagsisimbolo rin ito ng freedom, opportunity, uniqueness, identity, glamour, faithfulness, joy, paradise. At nagdadala ng good luck and wealth at positive energy at nagtatanggal ng mga negative energy sa ating tahanan. Napakaganda ng benefits nito sa air. Our good air circulation and purification due to their size while still filtering toxins from the air. But keep this plant out of reach of small children and pets. Dahil hindi rin to advisable na kainin. Dahil ito ay nakakalason. So tara, samahan niyo ako at ipropagate natin ang birds of paradise. Ito ang kanyang bulb. Pag kukuha kayo nito, make sure na merong bulb at merong kasamang ugat. Diba? So ang laki na niya. Para maipopropagate siya. Ayan. So, ito may bagong usbong na pagtatanggalan niya. Ayan. So, may nakaready na akong pot. So, ito hindi naman mapili sa lupa. So, okay lang sa kanya yung loam soil. Ayan. So, ilalagay na natin siya dito. Nag-ready na ako. Ayan, hindi na. Pag bagong repotting, huwag muna natin full sun, shaded area, bright shaded area muna natin para at least hindi siya masyado mabilis siyang mabuhay. Tapos after 2 weeks o kaya 3 weeks yan, or 1 month, pwede na natin siyang i-full sun. Mas okay pag may mga kasamang mga bato kasi mas dumadami ang kanyang ugat pag maraming bato. Ganyan lang kadali mag-propagate sa kanya. Diba? Tapos yan, kusa na yung sisiloy. Sisiloy na siya ng marami. Yan. Kung gusto nyo magtanim ng ganito para sa house plant nyo, ayan, ganito lang ang gagawin natin. Make sure na may kasamang ugat, samang bulb para at least mabilis na siya mabuhay. Pagkatapos natin itanim, dililigyan natin
Nalagyan lang natin ng tubig, tapos hayaan natin yan. Mabuhay siya. Ang haba na. Ganyan lang kadali mag-propagate ng birds of paradise. Salamat at sinamahan niyo. Pasang palibag ang pagtatanim.